Hi everyone! It's me, Ronna Sales, and welcome back to my YouTube channel. So first of all, gusto ko munang mag-explain kung bakit hindi ako naka-upload ng mga videos this past few days and kung bakit nag-failed ang aking Ronna's 12 Days of Vlogmas. Meron lang kasi talagang nangyari sa akin na nawala talaga yung self-confidence ko, yung wala na talaga akong lakas ng loob na humarap sa camera, na humarap sa inyo, ni hindi ako makapag-selfie, ni hindi ako makaharap sa salamin, ni ayaw kong hawakan yung mukha ko, kaya guys, patawad. Dumapong buhok sa mukha ninyo. Dahil tonight, ganun talaga yung feeling ko. Ayaw ko nang may dumapong hair sa mukha ko dahil sobra ako naiirita, sobra ako naiinis. Kaya ayan, pagpasensyahan nyo na yung aking hairstyle na nakaban talaga ng sobrang taas. Hindi ko rin ma-explain bakit ako naiirita pag may dumapong buhok sa mukha ko. And by the way guys, yung look ko tonight, lahat ng ginamit kong cosmetic products is from Thailand. Maybe one day, ipapakita ko sa inyo yung mga cosmetic products na ginagamit ko dito. And I tried this smoky eye look. Ayan, talaga ako marunong mag-makeup, so try and try lang. I don't know if okay siyang tignan sa camera, but I think it suits me well. Ayan, so dahil nakaipit ako, kitang-kita niyo yung malaki kong mukha, yung malaki kong braso, at yung aking katabaan. Oh my gosh! Okay, balikan natin yung reason bakit hindi ako nakapag-upload ng mga videos. Kung sinusubaybayan niyo yung channel ko, ang last kong ni-review na product is yung Rorek face mask, yung Thayer's toner, yung DIY potato face mask, kung saan sila yung ginamit kong skincare routine after kong mag-stop ng beauty derm. So before ko gamitin yung Thayer, yung Rorek, at saka yung DIY face mask, eto yung study ng mukha ko, kitang-kita nyo naman kung gaano kalaki yung mga pimples, kung gaano karami yung pimple marks. And after using those products, eto yung naging output. Naging positive yung output niya sa akin and talagang nagustuhan ko siya. Pero dahil sa kagustuhan nating magkaroon ng glass skin, na impluwensyahan tayo ni Erish Gonzalez at ni Chris Aquino, kung napanood niyo yung aking Lazada haul 12-12, bumili ako ng mga Snail White products. So for this video, I will be giving you my honest feedback after 7 days of using Snail White products. And I know some of you will agree, some of you will disagree, and I respect that. Dahil alam naman natin na hiyangan lang naman talaga sa mga products. And minsan, swertihan na mahanap mo kaagad yung products na hiyang sa'yo. So last December 12, dun sa 12-12, the biggest sale of Lazada and Shopee, I ordered some Snail White products dahil talagang na-impluwensyahan ako ni Erich Gonzalez. So I bought this Snail White Snail Secretion Filtrate Moisture Facial Cream. So buy one, take one siya, kaya meron akong dalawa. I ordered one Snail White Sunscreen and one Whip Soap. So apat na products yung nabili ko from Snail White. So dumating yung Lazada box ko ng December 13. And as soon as na-receive ko yung mga Snail White products, sinubukan ko na kaagad sila. So from December 13 to 19, that is 7 days, Snail White products lang talaga yung ginamit ko. Of course, to check the effectivity of the products sa aking balat. And guys, alam niyo ba yung benefits ng Snail Secretion Filtrate sa ating balat or nakikiuso lang tayo? Okay, so ganito yan. Yung Snail Secretion Filtrate, yung pinapromise niya sa ating balat is nakaka-exfoliate siya, it can fight acne, it can remove acne scars, bibigyan ka niya ng younger looking skin o yung glass skin na tinatawag. Pero guys, honestly, after 7 days of trying Snail White products, parang lahat kabaligtaran ang nangyari sa akin. Oh no! So I am not sure if you will be the one trying these products kung pareho tayo ng experience. So I am not sure, but ang alam ko lang, lahat ng sasabihin ko is yung experience ko after 7 days of using Snail White products. So now, ipapakita ko muna sa inyo yung mga products isa-isa para if ever meron man sa inyo ang gustong mag-try ng Snail White products, meron na kayong idea kung paano sila. So yung first product is yung Whip Soap. Ito yung ini-endorse ni Chris Aquino. So, plastic lang siya.
yung laman niya looks like this. So yung soap is nakabalot siya ng net. And with soap siya, guys. So kailangan mo siyang basain and irarub mo siya sa palad mo para magkaroon ng whip or bula. And then yun yung ilalagay mo sa face mo. Hindi mo to idadirect na ganito sa face, ha? Kasi ano to, medyo magaspang. So magiging negative yung effect niya sa balat. Itong soap na to, sobrang bango niya. And napansin ko, personally, ako, kapag yung product sobrang bango or sobrang matapang yung amoy, hindi siya nagiging effective sa akin. Nagre-react yung face ko negatively. I don't know sa inyo, pero ako ganun. Pag sobrang tapang, no-no siya sa balat ko. Ayan. Kaya siguro hindi talaga siya naging effective sa akin. The second one is yung Snail White Snail Secretion Filtrate Moisture Facial Cream. As I told you guys, dalawa, kasi buy one, take one. Yung isa pa lang yung nabukas ko. So if ever malapit ka sa akin, nandito ka sa Thailand, and gusto mo to, PM is the key, ibibigay ko sa'yo ito for free. Okay, yes, for free. Dahil masasayang lang siya sa akin, hindi ko na siya gagamitin. Hindi ko talaga siya hiyang. Okay, so yung laman niya is this. Ang nagustuhan ko dito is, yung lalagyan niya is very hygienic. Ayan, pag binuksan mo, tingnan nyo, close siya. Hindi katulad ng ibang cream na open siya, so ilalagay mo yung palad mo, so mas prone siya sa bacteria. So ito, napaka-hygienic niya. So kailangan mo lang gawin is i-pump siya ng once or twice, pero ako once lang. Kasi may lumalabas naman na marami. Ayan. So ito yung consistency niya. Papakita ko sa inyo. Ayan. Para siyang malapot, di ba? Para siyang malagkit, guys. Pero kapag nilagay niyo siya sa face niyo, hindi siya malagkit actually. And sa amoy naman, guys, personally, ayaw ko talaga yung amoy. Hindi naman siyang mabaho, hindi naman din siya sobrang bango, pero ewan ko, ayaw ko talaga yung amoy. Hindi ko ma-explain kung ano yung naaamoy ko, pero ayaw ko talaga siya, guys. So, pag sinubukan niyo siya, ewan ko kung magugustuhan niyo yung amoy. Mas gusto ko yung amoy ng soap. Mas mabango. Hindi sila pareho ng amoy. Ayan. So, ito yung pangalawa. And then, yung last, ito, sa lahat ng binili kong Snail White products, ito yung pinaka nagustuhan ko and ginagamit ko pa rin siya until now. Okay? So, ito yung Snail White Sunscreen. Ayan. C3. 50 SPF 50+, PA++++, UVA, UVB siya. So, very nice. Alam niyo, actually, gusto kong itry yung Belo, pero walang Belo dito sa, ano, sa Thailand. So, nagbuwis buhay ako dito sa Snail White na sobrang mahal. And hindi naman ako nagsisi, guys. Ito, hiyang ko siya. So, hindi ko alam kung meron siyang ibang shade, pero yung sa akin is Natural Flawless Coverage with UV Protection. This is CC Cream, ha? So, CC stands for Color Corrector. So, hindi siya, huwag mong expect na tatakpan niya or i-cover niya lahat yung mga pimple marks mo dyan o yung mga dilim ng kahapon, guys. Okay, so ipapakita ko yung consistency. Ayan na naman, nabubulo na naman ako. So, ganito siya. Ayan. Ayan siya, ha? Swatch natin. Ayan. Alam niyo, pag nilagay niyo siya sa mukha mo, parang feeling moisturized na yung face mo and meron siyang instant brightening effect. Tingnan niyo naman yung difference, right? Ayan. Ito yung meron, ito yung wala. Tingnan niyo yung difference, di ba? So, every morning, ito na lang yung nilalagay ko. Hindi na ako nagpa-foundation. So, after this sunscreen, nagpupulbos na lang ako. And remember, guys, kaya mainit, kaya malamig, kaya nasa loob ka ng bahay or nasa labas, kailangan mong mag-sunscreen. Huwag kang makulit. Okay? So, I recommend this sunscreen. Napakaganda niya talaga. Hindi siya mabigat sa mukha. Hindi nag-oily yung mukha ko. May instant brightening, whitening effect siya. And hindi ako nangangati. So, ito. Ginagamit ko pa rin siya hanggang ngayon. So, hindi ko siya pamimigay. Sorry, guys. Ito lang ang pwede, okay? Okay, so now, here's the moment of truth. Ano bang nangyari sa mukha ko after 7 days of using Snail White products? Maybe some of you sasabihin, ang OA mo naman, hindi naman ganun kadami yung pimples mo. Yung iba pa nga dyan, wala nang space. Guys, hindi ako OA. Lahat siguro ng taong clear skin noon makaka-relate sa akin kung gaano ka-stressful na dati clear skin ka tapos bigla-bigla ka magkakaroon ng ganoong pimples. Stressful talaga siya. So, eto yung naging effect ng Snail White product sa akin after 7 days. Eto siya.
O diba guys, stressful. So kung napanood niyo yung video ko ng tears, ng Rorek, nakita niyo dun yung condition ng mukha ko. Though meron pang acne marks, pero wala na yung tinatawag na cystic acne, wala na yung masakit, wala na yung may nana. Pero after using snail white na naman, after 7 days, ayun, as you can see dun sa mga pictures, lumabas na naman yung maa-acne na masakit, yung may pimples, as in, merong isang lumabas na talagang ready to pisa na siya. So, pinisa ko talaga siya and dumugo and nagsugat. So, wag na wag niyong gagawin yun, guys. Maling-mali yun. Hindi ko lang talaga napigilan yung sarili ko dahil gusto ko mag-selfie and may malaking pimples. Pinisa ko siya, guys. And mas nag-worse siya. And as you can see na, medyo okay na naman yung condition ng mukha ko dahil bumalik na naman ako sa Thayer, sa Rorek, sa DIY face mask. And guys, meron akong ina-apply na gamot. Very effective talaga siya. So, please watch, stay tuned sa aking updated skincare routine. Maybe siguro sa after New Year na. Kasi medyo busy guys. Yung friend ko from Korea is babalik. And my friend from Chonburi, Thailand, magstay siya sa apartment ko. So, hayaan niyo muna akong magliwaliw. By the way, belated Merry Christmas! How's your Christmas guys? Nag-enjoy ba kayo? Nagtago ba kayo sa mga inaanak nyo? Ako guys, kahit nasa Thailand ako, yung bahay namin sa Pinas, dinumog! O, diba? And advance Happy New Year! So, abangan nyo guys ang aking updated skincare routine 2020 and I hope nag-enjoy kayo sa video na to and huwag kayong mawala ng pag-asa. Malin nyo naman, effective sa inyo yung snail white. So, ayan guys, eto na yung condition ng aking balat. As you can see, meron pang pimple marks pero wala na yung mga cystic acne. So, please guys, stay tuned sa aking skincare routine updated 2020. Bye guys!